Mahigit 2 milyong international visitors na ang dumating sa bansa mula Enero ayon sa Department of Tourism. Karamihan po sa kanila galing sa South Korea, Amerika, China, Japan at Australia. Nagresulta po yan sa mahigit 157 billion pesos na kita. Ang target ng gobyerno ngayong taon, 7.7 million international visitors. At para marating yan, isa sa mga inumungkahi ang pagpapalago ng concert tourism sa bansa. Katulad ang ginawa sa Singapore kung saan nagbigay ng grant ang kanilang gobyerno para sa concert ni pop superstar Taylor Swift. Saksi si EJ Gomez. Maraming rason ng mga Pinoy para mag-travel saan man sa mundo. Pero nagiging malimit ngayon ang paglipad para manood ng concert. Yan na raw ang hot travel trend ngayon. Kadalasan, sa pag-book ng hotels o accommodation at travel pass sa mga tourist spots, may kasama ng tickets para sa concerts. Si Blanche, isang taon daw pinag-ipunan ang pinanggastos sa Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore noong March 2024. As a Taylor Swift fan, yun nga talagang childhood dream ko to eh. Talagang pinag-ipunan ko, as in 50% ng sweldo, yun talaga yung okay, pang Taylor Swift yan. Nag-side trip din sila before and after the concert sa tourist spots sa Singapore at Malaysia. Nag-iisang Southeast Asian stop sa Eras Tour ang concert sa Singapore na binigyan pa ng grant ng Singaporean government. Hindi nila sinabi kung magkano ang ibinigay ng gobyerno. Pero ang malinaw, malaki raw ang magiging ambag nito sa ekonomiya ng Singapore. Sa datos ng isang Quezon City-based travel agency, umabot daw sa 20,000 ang natanggap nilang bookings noong 2023 para lumipad pa Singapore at manood ng Eras Tour concert. Ayon sa datos ng isang travel app, tumaas ng 275% ang Singapore-related bookings noong March 1 to 9 sa kasagsagan ng Eras Tour kumpara noong March 15 to 23. Ang inbound flights nadagdagan ng 186%. Ang accommodation bookings umakyat ng 462%. Ang booking sa Singapore attractions and tours lumobo ng 2,373%. Ayon sa isang ekonomista, patunay ito na malaki ang epektong na idudulot ng concert sa ekonomiya, partikular sa turismo ng isang bansa na dapat daw samantalahin ng Pilipinas. Importante yon kasi, ayan, dadami yung kita ng mga sa accommodation, yung mga hotels, tapos yung transportasyon, tapos sa ekonomiya natin, siyempre kakain sila, lalabas sila, tapos mamimili sila abang nandito. Yung dala nila ng foreign currency, dollars, ko-convert nila, gagastosin nila dito, at dadami yung kita ng mga local businesses and industries natin. Dapat lang masiguro ang maayos na branding ng concert tourism sa bansa, kasama na ang kaayusan sa mga paliparan, land transport facilities, at kapasidad ng hotels for accommodation. Sana nga raw, dumami pa ang major concerts na sa Pilipinas gaganapin. Malaking impact po siya, especially sa mga hotels natin, sa mga tourist spot natin. Maraming Pilipino na nag-work sa tourism ang makikinabang. Pag may K-pop concert dito, sana punta sila dito, tapos everyone can just bond around. And at the same time, nakikita nila yung Pilipinas, saka yung friendliness ng Pinoy. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.